sabay natin na nakahapon yan. Motor. Pag tumating niya may arap, nag-asipon kayo na sa akin. Good morning mga kakalsada. Ngayong araw na to is June 26, araw ng Miyerkules. Dito pa rin tayo sa kahabaan ng Road 10. At eto, madami na naman tayo na kumpiska, na kuliglig. Gawa ng iniwan lang dito sa may Center Island, dito sa may kahabaan ng Road 10. Nakita nyo naman, napakarami. Ito yung mga ginagamit na pamasada, pangkuha ng mga paninda, ng mga kalakal na dinideliver doon sa Divisoria. At ito, dadali lahat ito sa impounding area. Mabuti na lang at yun nga, nabigyan na pala ng bas-bas si Sir Egay na maghatak ng mga ganito. Patayin mo muna. Tumayo. Maglit lang raw mga isang buong gabi. Kurt, lagay mo na nga dyan to. Ayoko. Ha? Ayoko. So kahit araw-araw na pagsabihan sila at ito matikitan, patuloy pa rin nilang ginagawa at dito pa rin nila pinaparada dun sa Center Island. Actually may ginagawa kasi project dito yung government. Ito yung Salix. Ito yung magiging karugtong ng North Harbor Link. Yun, sa mga nagtatanong dyan. So sana doon sa mga
mauhuli na kuliglig na ganito, eh medyo taasan na yung ano, yung multa. Gawin mga 10,000 o kaya 20,000 o kaya pag yung sa apat na beses na nahuli, eh huwag na ibalik. Ibain na lang tapos ano, kalakalin para maging pondo nung ano, ng gobyerno. Makita nyo naman yun, napakalalaki nyo, no? Tapos palagi lang nila iniiwan dyan. Paulit-ulit dyan. So ayun, at katatapos lang natin na magmapping dun sa road 10, at ayun nga, marami nga tayo na kuhang kuliglig, eh dito naman tayo sa Divisoria, dito sa may lugar na sa Tokristo. Ulit-ulit din pinagsasabihan yung mga vendor dito na huwag silang maglalatag sa kalsada dahil yun nga, palaging may mga dumadaan na taga munisipyo ng Maynila. Palagi nire-report itong lugar na to na marami nagtitinda sa kalsada.
At wala na nga halos madaanan yung mga sasakyan at tao. Titikitan obstruction. Ay baba naman yung fine 500. Ibang tao patikita nyo ibang, eh, kasi pag pagdala mo yan pag ano pension pag tatalak yung fine lang sa ibang pangalan ko para po makanalak ay nanay pala to sa yanay. Eh, dalawa po pinapatikit mo noon po sa'yo, nakahuli po sa'yo. Eh, taga-tikit na po sa'yo. So, ito kasi yung mga bangko na nakakuha dun sa kahabaan ng CM Recto sa Divisoria. Ito naman sa kahabaan ng Ilaya. Pati itong bakal na to. So, ito. Iba may-ari. Iba yung mga bangko kay nanay. Eh, pag inako niya to, magiging, ano na, dalawa na yung violation niya. Magiging second offense, mas mataas yung babayaran niya. Kaya sabi, eh, dapat hindi niya, ano,
sa pangalan niya din to. Pero maliit pa rin yung multa, no? 500 eh. Kaya maaaring ulitin pa rin at gawin pa rin sa mga susunod na araw.